hindi na sila maninibago. Yun ang ikita natin ngayon. For CSU naman, we could see a difference in terms of their rotation as compared to how they were playing during M3. Mm. Pero top lane natin, that is First Blood from Ara. Napakalalim na nakataya dahil tayo lang ay naka-best of 2. Pero nga lang si Bak may iwan dito. And that is a kill for the side. The hero na mambabalagbag sa kanila. Alam na alam ni Nats kung saan siya pwedeng tumakas. Flicker papunta doon sa mismong Cyclo. Kuha ng First Blood. Sa kanila na rin yung unang pagkalugi sana. Kaso nga lang yung RSGPH mabilis bumawi. And ngayon meron ng pagkagat and Eman here. Makakabawi kagad-agad. Another hook coming in from Light. And 2-man down from the side of CUSU. Ay nasa bottom lane na habang si Demon Kai mukhang mauhuli dito na CUSU. Mukhang napasobra nga ata siya dito. Hindi enough yung follow-up ng RSGPH para iligtas siya. And ngayon, sakto-sakto pa yung somehow, nai-equalize nila yung mga kalugian kanina mula doon sa mga trades. But there you have it. Another kill coming from RSGPH. But andito na nga yung hard guard. Plus, andito na rin yung kakunatan ng isa na si Boxy. Napakakunat talaga. Pero there goes the hook. Kaso nga lang makakatakbo kagad-agad. Team coming from Aqua. Saktong-sakto para sa kanila. That is a killing spree. Pero hindi pa tapos ang ating laban. Sira dito kasi kanilang gustong kuhanin. Sensei with that Tempest of Blades. No damage from the Ling. At mapipilitan na Heart guard. Mas nagiging confident yung RSGPH na mag-initiate doon sa mga clashes na yun na parang i-force natin to. Wala na silang means of escape. Kahit malapit sila sa base nila, kayang-kaya nating i-takedown. May kita natin ngayon para sa ating mga players. We have almost a full item for the Beatrix. So this is deadly para sa side ng CSU. Dahil wala talaga silang pwedeng pangkuha doon sa Beatrix. Napakahirap para sa kanila pumasok. Pero kung sino mo na play, mega kill na dito para kay Eman. Huli yung isa, tapos sniper na naman, Rise super low at mapipilitan na siyang mag-back away doon sa kanyang base para mag-regen lang or SGPH. Ngayon, nakapwesto pero mukhang magkakamali ata sila. The Hulk coming in from Light and babagsak agad si Ember, 2-man down, mukhang isa pa mapapatumba. Sensei also si Ryan, si Boxy na lang natitira and RSGPH will take game number 1. Kaso mukhang hindi pa tayo magkakaroon ng teamfight. Ooh. As Demon Kite will secure that turtle. Sobrang smooth ng pagkuha dito ni Demon Kite ng pagong. Ang ganda ng ginawa ni Felix Boyloy na pagpasok doon sa backline but Demon Kite goes down. At ngayon bumabawi na nga ang CUSU. Kung hindi man nila nakuha yung pagong, agad-agad nilang kukunin yung kumuha ng turtle. Oo, kumagas. Andito na yung pagpasok niya with a blazing duet pero mukhang hindi pa enough yung kanyang item. But here comes Demon Kite together with a heart card coming from Light. Ooh. Ang ganda na pagkakalatag ni Aqua dito ng real world manipulation na mapapatuman na si Boxy. Tapos hahabol naman dito si Demon Kite and hindi pa rin siya magpapapigil. Ang ganda nung tali na ibinigay ni Light upang mapatumba si Ember. And now see you soon. They are confident na kaya nilang magdumipensa at kaya nilang din nilang umupensa. Pero si Boxy naman medyo napalalim doon ang kanyang pagkakasipa. Ito medyo delikado for the side of see you soon as the real world manipulation. Ay, ang ganda ng knockup niya pero mukhang may Tempest of Blade sa gagamitin si Sensei. Mapapatumba niya na si Nat. Paano si Nats na nasa XP lane pero mukhang makakuha naman si Demon Kite for that trade. Hindi makiging enough yung Petrify para i-hold siya doon. Light is on fire! And mukhang mababaliktad pa ang see you soon dito na akala nila. Siya nagiging bait din. Nakapag-advance siya pero siyang sumama sa teamfight at the same time napakakunat niya pero nga lang dito si Boyloy gumamit. Oh, nakuha ni Sensei! Ganda ng pag-retry niya doon and a lord isa ang gusto niyang gawin pero mukhang sasayawan niya lang with the star discount. Si Felix Boyloy medyo delikado na pero mukhang mananakap siya pero mukhang mapapatas din si Demon Kite yung real world ay magma-march in dito sa bottom lane pero si Nats hindi patapos. Ember ang kanyang makukuhanin for every team fight that we have under the turret. Ganda ng sipan naman dito ni Boxy and mukhang naging successful yung kanilang plano na mapatumba lang si Eman but na sa isang team natin at mukhang pipilitin ang RSG magka-team fight. Ito na nga ang pagpilit na kanilang gagawin. Mapapatumba dito si Light so wala na yung possible heart guard na aantay ng mga teammates niya pero si Nats dito mukhang napaliko. Napakalalim niya pero ngayon si Sensei may ipit ka lang din. Ang ganda ng pagkakalatag ni Aqua dito ng real world manipulation and naabutan pa. Pwede sila makakuha ng kill pero may delay natin dito. Napakasakit na ni Eman. Same goes with Aqua. Habang sa may bandang likod, nandun si Nats para mag-sonat para sa kanila. Demon Kite nga lang ay patay dito and Ra Shield na lang ang natitira sa kanya. Ooh. Buhay patay pa sa kamay ni Aqua. GPH, Aqua dito habulin ni Sensei. Didikin siya ni Demon Kite but here comes the Tempest of Blades ay hindi na gagamitin pa. Please. Pero mukhang away from the map eh may magkaroon na mukhang miracle play coming from Eman. Two palit sa dalawa.
dalawa palit sa isa, tatlo ang mukutumba. Si Yuso na ngayon ang nagdedelikado and si Ember na lang ang natitira. Babawi siya pero the extra shield is not enough to save Aqua. But that is a clean wipeout coming in from RSGPH. Or, kamunti ka na pero hindi pipilit dito na si Yuso. Ang sakit ng damage. Ito na si Eman, mukhang talagang i-go nila. Pero nung nakita nila yung Heart Guard, out na kaagad! Si Sensei dito, delikado ang immortality. Uy, pero maganda dito na kanyang Blazing Duet coming in from Ra. Pero mukhang mapapatumbalan din siya kaagad-agad. Eman is still alive! Balik buhay lang! Ngayon yung si Yuso na yung delikado at napapatumpo. Pabalik! Felix Boyloy, takbo ang gabay lupa! And the double kill coming in from Eman now. Ember and si Ra na lang ang natitira habang... Ang sakit pa dito ni Eman. Papasokin pa ni Nacho the Falling Starmon. At ito ang sinasabi natin. With that killing spree para kay Eman, one player left para sa See You Soon. This might be it for them. May minion wave din sila paparating. Sira na lang yung natitira. May real world manipulation pang inilatag. Bawal ka na pumasok dito upang dumipensa. And RCPH ngayon, tatapusin na ang laban with a clean nila actually. Pagdating doon sa may bot, kasi kabisado na rin ni Nats kung ano yung hero na gamit kayo. Demon Guard! Up! Nerd dito kay Bray, pero nga lang, mukhang siya mabibigyan. First blood, funny nga pala to ni Demon Kite, ladies and gents. And mapipilitan siyang tumakas doon. Javelin still alive. Two players ang halos walang buhay. Pero nandito natin MVP for the backup and a disengage para sa same din nung ginawa niya kanina. Rapid. So, nalaman. Rapid boots, actually. And that is a great point. And considering na gusto mo talaga makalapit ng dire-diretso dito and yung turtle pumunta sa side ng RCSG. Demon Kite with a kill, pero may Falling Storm dito para kay Diablo. Masastun nga lang with that savior at hindi pa paalisin dito ng mga tropa natin from PH as Diablo will be down by the hands of Nats. And Diablo going down. Ladies and gentlemen, edi, ayan, nakikita mo si Nats. Pwede niya patayin yan, kaso hindi. Pabait siya, sabi niya. Hindi na pre. Hindi mo na. Okay na yun. Sabi ko, ililiko ko ng konti yung palakol. Oh, yan. ililiko ng konti yung palakol para hindi na mabigyan ng damage. Oh, oh. Ay, si Bray. Oy! Ay, nako! Ay, nako! Nasa ama! Ay! The connection! Parang na-connect the dot. Saktong-sakto dun sa hook ni Light. Ewan ko kung ano inaabot. Pwede ka mag-ano, Peyton Link sa... Kaso, problema, bloody hunt ng kalaban. Oh, mahirap talagang pumasok basta-basta. That is 505. At si Mikumikumi ay makukuha rin. Nuts ay gusto, talagang gustong hindi makapasok dito ang mga tropa from SG as he will zone out Diablo habang si Demon Kite may bigger objective and that is the turtle. At naglabas na talaga ng pang. Sabi naman, hindi na lang nag-prepare, nag-update pa. Ganon siya nakatutok. Ibig sabihin, kahit group parang in-scout na agad niya. Takbo, Diablo. Oy, si Demon Kite naka-ready. Medyo masikip nga lang doon. Pero si Light, nag-bloody hunt na naman against Bray and that is going to be a killing spree para dito kay Light. 505 ang may iwan doon. Road to 515 as Aqua will secure that kill. Alam mo, usually sinasabi nila dito kapag ka meron ka daw Atlas, naka-counter daw yung prangko. Pero mukhang hindi kasi iba yung approach na tinitake ni Light, Min. Ang ginagawa niya, kesa yung hook ko, lapitan ko na lang. Eh kung harangan mo lang din, eh di kagatan portion na lang tayo. Eh mas matagal yung kagat ng prangko. Ayun. Kasi pinakaiba ni Barak. Kanya pang isipin kung saan niya ihahain yung ingangart-ngart niya. Pero kasi yung ano, yung bloody hunt ng isang Franco, literal ano lang yan eh. Dikit, kagat, dabog. Tapos, magdadabog ba siya? Habang dumadabog siya kumbaga. Which is being maximized here. Tinamuan ng butt impact. Ang sakit. Napakataas na siguro ng another turtle objective. For Team Philippines, 9-1 ang ating score ngayon. Napaka-restricted ng movement dito ng SG as Demon Kite ay buhay pa rin. Pari nga ng mga ngat-ngat dito na Bray mabibigyan and Bray will secure that kill. Ang ganda ng pinakita doon ng side ng SG, kung papansin ninyo, na-realize nila na hindi po mapasok yung PH. Basta-basta. And yung moment of hesitation na yun na hindi nila naalalayan si Demon Kite, yun yung ginamit nila para ma-take down siya. And that is a huge pick-off para sa kanila. Huge pick-off para sa kanila. Pero nga lang si Aqua. Ang sakit na the liquidizer of the Philippines with that damage against Team 12-2 Butters.
A man on a mission. Ladies and gentlemen, talagang susubukan nila itop yung kanilang group. Alam naman natin sa mga side ng mga Filipinos na hindi tayo basta-basta magpapatalo sa kahit sino at RSG. Pinapakita ang tunay na lakas ng Pinas sa MSC 2022. Grabe ngayon yung ginagawa. O Chantel, yung ano, yung Franco. Oh. Yung damage output niya, malapit kay ano, baby cakes. Malapit to sa Brody. Alam mo nang may problema kapag gano'n na ayaw mo yan. 400 lang ata yung lamang. Tsaka parang pag tinignan mo yung gold, parang mas mataas pa yung sa post 5 nung kalaban. Mas marksman ka. Alarming yon for the side of SG. So, dito natin may kita yung statistics ng dalawang teams natin. For RSG Philippines, nila binibigyan ng chance na makapagbitaw ng mga skills ang players ng SG as they will secure this lord for this match. Yung mga napapanood natin mga games sa ibang mga teams at sa ibang mga bansa, seriously speaking lang ha, hindi ganito ka-dominating eh. May kita mo na, na lumalaban pa ng onte eh. Pero ito talaga, 15-2. Parang iba na yun eh. And speaking of, dagdagan pa daw. Dagdagan pa lang ng isa, gawin natin 16-2. And right now, SG Philippines, huwag kang malilito. Kapatid! Ay, nakuha si Bray. Ay, si Bray. Walang bloody hand, pero grabe yung damage! Ay! Ang sakit! Ay! Hinga lang, mamatay na dito si Light. That is baby case. With that kill, pero si Demon kahit makakuha ng kill, yung Lord dito na side na Pilipinas ay buhay pa rin at napitikan. Double kill pa rin kay Eman, the damage of Aqua and Eman is very visible sa ating laban ngayon. May fundamentals. Sige, pero maiisipan natin. Kung may fundamentals, may strategy. Yan. Kung may fundamentals, merong strategy by Coach G of RSG Philippines as two inhibitor turrets are down dito sa koponan ng napilito na sila! Sinats na yung kilamitan! Ala, ang punat din! O, nagkapalitan na dito na hook dito si Bray at patay sa kamay ni Eman as Demon Kite will swoop inside the base of RSG SG. May minion wave sa may middle lang. Si Mikumi may pilito na lumayo doon, oh! Mahahabulin sa hindi nahahabulin pa. Pero sakit na dito ni Aqua. That is unstoppable para sa kanya. At may pilitan pang umalis dito. Eman with the damage monster kill na para sa kanya and the players of SG. Tatlo na lang po ang de-depensa. No, make it two. Mikumi and 505 sila lang ang maiiwan ngayon. Oy, pero si Eman pumasok na lang. Galit na galit. Gusto ko malangit. And that is going to be Mikumi going down. Heavy spin. Ano yung mag-stand sa'yo dyan? Circling Eagle? Eh, technically, hindi mo din gagamitin yan against ano eh. Against Angela. Kasi ang gusto mong tamaan yan, si Aqua. Oo, kumbaga kailangan. Kumbaga medyo delikado pa, hindi mo siya pwedeng laging gamitin. Not unless magiging maganda yung position. Kakaya yan. Lumipad! Kakasabi lang natin. Nice yan, lumipad. Yun nga lang, medyo delikado ang kanyang paglipad. And that is going to be double kill para dito kay Eman sa ating laro. At habang nangyayari yun, Demon Kite, Zenozone, si Mikumi. So somehow, nakita natin yung binanggit ni Butters na ang pinaka-crowd control dito ng SG ay hindi din talaga ganun ka-advisable na gamitin basta-basta. Uh-huh. Unless si Paquito, humarap sa Angela, ay parang gusto... Parang yung performance niya pang M4. Ready na agad din. Sabi niya, ready na po ako. Sakto may passport na rin if ever nalilipad para sa M4. Oo nga eh. Tapos hindi mo kaya. Oh, ayun lang. Naipigala doon. Pagkito, dito mo ba M4 talaga? Uy, nako po! Ay, nako talaga M4! M4 talaga. Oh my goodness, Eman! Pinagbalakan na masama ng kanyang sister team. Imagine, nandun na, nagkaroon ng crowd control for SG. Ang tagal niya na-hold dun sa may tore, pero hindi pa rin na-secure ng kill ng SG dito. So, kulang pa sila somehow dito in terms of the damage. And RSG Philippines continues ang kanilang pagiging aggressive dito against SG. Just look at that. Whenever there's an opportunity na kumuha ng objective, kumukuha siya, and that is the turret on the top lane. And SG at Black Shoes, Jablo, ay medyo mapapasuntok na ng konti as Eman ay BMI out against that heavy spin of Bray.
Grabe yung galawan ni Eman dito. Yung presence of mind niya, isipin mo. Dapat mahuhuli na siya ng combination ni ano, ni Diablo. Pero hindi eh, naramdaman niya. Naramdaman niya, sumaid step. Oh, kahit din doon sa heavy spin ni heavy spin dito ni Bray, naramdaman niya kung saan pwede manggaling yon. Talaga yung Eman makakuha ng kill doon. As Diablo will be down as well. That is a double kill para dito sa Claude ng RSG Philippines 4-0-2 para kay Eman dito sa atin. Ang sakit to, chain lang yun. At alam mo, yan talaga yung kaya gawin ng isang Julian at nakakatakot pa dyan. Napaka-versatile na hero and baby cakes. Talagang pinipilit niya nalang i-push yung lane at sabi niya, talagang nilibigus passion ko na lang to. Para kahit magpano, nakapag-push ako ng onti, nakakuha ako ng onting gold. It helps with the cost. Nabalik na rin tong game na to. Pero kasi considering that si Eman, late game hero, pero ang score niya ngayon, 4-0-3, 0-9 yung score. Parang ano eh, GGCU. 80% no? GGCU playoffs. Ito na, nakaredy na kami. Kaya nga, sinabi mo din kanina, kung pwede i-fast forward na, idiretso na natin ang finals. Oh, yun nga eh. Well, wala naman tayong sinasabi, pero... It's parte ng proseso nga pala parte to. Parte ng proseso, pero alam mo, itong mga teams na to, madaming pwede mangyari sa isang araw o sa dalawang araw. Oh, si Nats. Walong araw pa tayo. Oh, walong araw pa tayo, pero si Nats, grabe tumakbo, parang pang isang linggo. Makita nyo naman yung pagdaan doon. Original manipulation, pero 5-0-5. Nats with a double kill. Grabe yung free hit dito ni Eman. Napakabilis ngayon ng ginagawa ng side ng RSG Philippines. May naka-stack na Claude dito. Meron ding Masha na tumatakbo anytime. Samahan mo pa ng speed na pwedeng ibigay ni Light sa kanya mga kakampi. At eto na naman, mamamatay pa nga dito si Mikumikumi. Hindi, makakatakas pa doon. Blackshot sa kanya nagamit. Ayun lang. Sinama. Napasobra. Bro, you want to go to our bootcamp? I'm your sister, we're your sister team, sabi ni Inat. Can I look at your bootcamp? Ayan, nangyari yun. Kaya doon muna siya. Yung storytelling natin, dinala ng RSGSG, especially si Bray, si Nat sa kanilang bootcamp. Oh, speaking of, ito naman. Pinasok yung bootcamp. Ayan, pinasok yung bootcamp. Sabi, asan si Nats? May laro pa kami. Pinasok yung bootcamp. Although, merong tatlo makakatulog sa bootcamp dito ng SG. Mm-hmm. And Lord Maledependra si Nats dito ang kanilang medyo magkakaroon ng displacement on that. At ginamit na yung heart guard ni Light as Diablo Doxy will be Diablo up. Diablo walang damage. Ang sakit, no? Battle of the Beast. Pero lumamang dito ang damage ni Demon. Si Baby Cakes. Baby Cakes, medyo delikado doon. O si Eman. Teka lang. Trip on the boot. Sinama! Si 505! Ay! Sabi niya, halika dito. Kaya naman pumunta sa bootcamp namin. Pero yung ala guys, makikita natin dito, 505 is down. Ito na may mga moments kung saan medyo nalulugi doon sa paggamit ng Circling Eagle. Yung kailangan nilang bantayan kung meron pang BMI. Pero nakapagayan, heavy spin, ginamit dito ni Bray Nats ang mapapalayo doon. Pero nakaready siya mag-zone at mga players of SG as Philippines will secure this Lord. Si 505 sumama. Nagulat eh, no? Sa parang nangyari doon, Butters. Sumama sa bootcamp. Parang nangyari doon, Butters. Diba, pumasok? Sabi ni 505, bro, I got this, I will stand. Nakulat siya, nag-BMI palabas eh. Ang layo nung si Papa. Parang nangyari doon, edi pumasok si Eman, pumunta ng bootcamp. Mm-hmm. Sabi dito, sinasama naman sa bootcamp namin. Si 505 yung pinakaunang nag-react. Si 505 sumama sa bootcamp. Sumama sa bootcamp ng Pilipinas. Si Bray. Oh, sige, ikot ka dyan. Sabi niya, hilong-hilo na ako sa nangyayari ngayon. Uy, taringan na si Diablo. Kaso merong heart guard. Merong blessing duet, merong heart guard. Lahat na, isama mo na. Nag-black shoes ka pa. Oh my goodness, this is total domination from RSGPH, dominating yung kanilang sister team. Ang tanong, is matatapos na ba nila? Eto ngayon. Oy, nako. Patay dito mga players na side ng RSG Philippines. Baby Cakes with the ultimate. Pero eto na, RSG Philippines will win with a 2-0 against their sister team. Alam mo, eto lang yung masasabi natin dyan.